So magandang araw ka muli sa video na ito. Ayan, may pag-uusapan po tayong trade rumor. Of course, isang malaki na naman po trade rumor natin po pag-uusapan, kabola. And then may pag-uusapan din po tayong hindi siya trade rumor pero it will involve a potential big move, kabola. Big move po sa mga teams po na pwede maging involved po dito. Yan po yung dalawang pag-uusapan natin. Again, pag pinag-uusapan po natin trade rumor, ang ginagawa po natin, ina-analyze natin yung logic, tinitignan natin ng malaliman, kabola, kung ito ba iisipin ng bawat mga teams at anong angulo. And if we think na it's not logical, sasabihin natin huwag pong paniwalaan yung rumor. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, kabola, pakipindot naman po yung subscription button. Let's start with a question, kabola. Ilang teams ulit po ang franchise po ng San Miguel Corporation? Di ba tatlo? It's San Miguel Birmen, Barangay Ginebra, San Miguel, at Northport, Batang Pier, o Terra Firma Jeep? Wait, bakit ganun yung tanong, kabola? Simple lang, kabola. Yung Northport sa Terra Firma, I can argue, kabola, gumanda ang kanilang mga rooster for the upcoming po na tournament, kabola. For this upcoming tournament lang po, ha. Yung sa Terra Firma kasi, I think it's still a big improvement for this upcoming tournament, yung pag-trade po nila kay McCarthy in exchange ng nakikuha ng kabalit po is a very experienced po na Alex Cabagno. So para sa akin, yung Terra Firma, for this upcoming tournament lang po, ha, they did that right move para po mas maganda yung chance nila for this upcoming tournament. Northport, ganun din para sa akin, yung pagpapalit po kay Sean Anthony to Arwin Santos, for me is also a good move. I really believe that yung fit po ni Arwin Santos kay Greg Slaughter is really really good, as long as of course we hope and pray na silang tatlo with Jamie Malonzo hindi po nila bubuwagin po at the very least kahit sa dito po sa mabarating na tournament, kasi gusto kong makita talaga, no, yung tandem po ni Santos sa kanis Slaughter and even the potential combo po of Santos at Malonzo. Now may isang team kasi ang San Miguel Corporation po na wala pang galawan, which is very very surprising if we think about it, kasi ito pong Magnolia Hotshots, of course ito po yung team na binabanggit natin, binastos po ng TNT nitong nakaraang PBA Finals, di ba? Like it or not, kabola, they entered that finals with a very very high hope kasi napaganda ng performance nila against the Meralco Boards. Pero ang nangyari is minanilang po sila ng TNT, which is hindi po yung nagawa ng TNT kay San Miguel Birmen. So, nakakagulat, kabola, na itong Magnolia Hotshots is very silent up to this point. Walang galawan. Are they really confident na yung pinili nilang import is enough to jiggle their chances po of winning the upcoming tournament? I think hindi dapat ganyan po ang mindset, diba? So now, of course, may ongoing rumor ang Magnolia, and that is about Greg Slaughter. So, as of now daw, Greg Slaughter to Magnolia daw po is for Corpus, Milton, and Pix to Northport. Now, kung titingin dito, kabola, of course, kapag ang sinasabi dyan na Pix, isang first rounder saka isang second rounder, para sa akin, hindi yan fair, ano? Let's start po kasi tingnan natin kay Jackson Corpus. Ito po yung mga numero niya lang naman po in the most latest po or recent po na tournament. 4.2 points, 3.8 rebounds, 0.4 assists, 0.3 steals, 0.5 blocks. He shot 41% on the field and he only connected on 8 three-pointers during the tournament. 7 pala. So, para sa akin talaga, Jackson Corpus had shown in the past that he can be a starter. Pero actually, hirap kang isipin that he can start for a championship team. Kasi yung dalawang pinakamalaki niya pong issue are the two very important things po yun sa modern basketball. That is, defense and 3-point shooting. So yun po yung problema natin kay Jackson Corpus. So kung siya yung main guy dito, kung ako mag-allocate ng value dito, mga around 30% lang. And yun ang kasama po nila is Justin Melton. Justin Melton is also a superb quality player, kabola. Although at his age kasi ngayon, hindi ko masasabi na starting caliber pa rin po siya. Pero napaka-athletic po nito, napaka-sipag pong dumepensa. He can make 3-point shots. And of course, he can handle the ball. So, quality din po na player ito. Quality bench guy po. And if you can give him around, siguro, bigyan po natin ito ng 15% or 20%, that's only about half the value na po ni Greg Slaughter. Now, let's talk about the picks. If at most, siguro dalawang first po yung involved dito. Kahit dalawang first yan, knowing that we are talking about Magnolia, parang ano lang po yan, eh. Mga dalawang late first lang yan, di ba? And dalawang late first,
mahirap pong bigyan ng malaking value yan, di ba? Knowing that kapag mga late first na kasi, mahirap na makakuha din ng mga quality starting po na player. So overall, pag pinag-combine mo yun, medyo unfair din talaga ito. Kabola, unfair pa rin ha. Magnolia badly needs to give up a much valuable po na player. Like halimbawa, yung best na Melton, bigay mo yung Junisio. Mga ganun po siguro. To make this a fair trade, kahit lang naman sa value mo siya tingnan. So yan po yung hope natin with this one. Now, one more potential reason though, kung bakit daw hindi ito nagaganap is that may opportunity daw itong si Greg Slaughter na mapunta po sa Japan B-League. And now, if this risk is true, and halimbawa, si Slaughter, ang plano na lang po niya is laruin itong next tournament, din lilipad na siya. Then yung current nga po na trade offer ngayon ng Magnolia is actually good. Kasi one tournament lang palang magagamit si Slaughter, di ba? Tapos may makukuha pa yung Northport. So, kung ito po magiging galawan, baka okay pa. Actually, yung naging trade. Halimbawa po kung talagang pupunta po ng Japan itong si Greg Slaughter. Na itong si Snow Badua naman po, may nilabas siyang malaki na naman din na trade rumor. Pero hindi ito involving sa trade. Pero involved pa rin itong mga SMC teams na Magnolia, San Miguel at Ginebra. It's all about the coaches. Sabi dito, Alex Compton talking to sa SMC Big Bosses. Tamang-tama, may isang papalitan daw na coach doon. Tanong ngayon, sino kaya yun? Kabola, yung pinag-iisipan nilang palitan. I'm pretty sure that will not be Coach Tim Cohn. Yes, they did have a very disappointing po na Philippine Cup. Defending champion sila pero hanggang quarterfinals lang na-reach nila. And all throughout the tournament talaga, very disappointing yung performance nila. Pero still, Coach Tim Cohn is Coach Tim Cohn. He is the GOAT. Unless he will be a failure for the very least. Tatlo pang tournament, dun lang siguro talaga magiging tutunay na potential po na mangyari yung palitan itong si Coach Tim Cohn. Coach Chito Victolero ng Magnolia naman was well praised by pushing or leading his team po to the finals again. Diba? Hindi siya yung inakala natin na San Miguel Corporation team na makapasok po sa finals, pero sila po yung nakapasok. And a lot of people gave a lot of value sa nagawa po ni Coach Chito Victolero. So I do not think that this is Coach Chito. So of course, ang number one po na tinitignan natin dyan na pwede pong palitan ni Coach Alex Compton is no other than Coach Leo Austria. And for me, I really want that to happen kasi I really want to see how good po yung schema nitong si Coach Alex Compton with now a very loaded team. Take note, ang schema niya dati sa Alaska, di ba? Yung playing time parang Coach Ying Yao, wala masyadong naglalaro ng 30 plus minutes. And I think that is actually the right type of playing time allocation for the San Miguel Burma kasi super loaded sila. Kumbaga kasi yung scheme ni Coach Alex Compton, parang ano siya talaga, kabaligtaran siya ng schema nitong si Coach Leo Austria. Si Coach Leo Austria kasi talaga ano heliocentric yung klasean nito. Talagang ma-maximize yung mga top players siya kahit pa yung level ng mga players surrounding those top players napakatataas pa rin. Hindi niya naman na-maximize yung buong team. Ang gusto niya lang i-maximize yung mga top players niya, like Fajardo of course and then Terrence Romeo. Ganun. So I will be really fascinated to see po ang pwedeng gawin ni Coach Alex Compton sa San Miguel Berman. Ikaw ba kabalan sa palagi mo? Okay ba si Coach Alex sa San Miguel? Comment lang po sa baba.